sasagutin natin gaya ang isang katanungan sa ating comment section no, na galing kay digital marketing. Regarding naman ito sa cybercrime. Okay, so, guys, ha? Itong bagay na ito ay maliit lamang. Cybercrime. So, naalala natin yung cybercrime, no? Ang sinasabi sa batas, sa revised penal code, itong regarding dito sa paninirang puri, no? Kapag na sinasabi lang ay tinatawag na inaaksang ka na sinabi lang to oral defamation. So kapag sinulat, libel. So kapag social media, nagiging cybercrime. So mas mataas yung parusang ng ano ng cybercrime versus mo sa oral or nakasulat. Mas ma parang ano, parang doble ang parusa kapag napatunayan na ito ay nagkasala. Matagal pa yun, no? So ngayon, ang tinatanong ni digital marketing sa comment section natin ay nag-post daw ng social media pero wala namang ano kahit anong pangalan na direkta. Direct or indirect. Mention your name. Sabi ka nga. Hindi naman minimension yung pangalan, no? Sa ganitong pagkakataon, no, kung post lang naman at hindi mo naman talaga siya direktan, I think mahina naman yung kaso dito. Kung mayroon man ay mahina, probable cause. Kasi hindi mo, wala namang, no, wala namang direktang tinutukoy. Kaya nga pala guys, no, regarding dito sa pagkagalap ng ebidensya sa cybercrime. So, hindi lahat ng post ay pwede. So, kailangan authenticity na post or pinapangalanan mo. O, for example, kung nag-share ka lang naman, may post, pero tig-share mo, liable ka ba doon? Ayon sa aking na-scan sa isang article, ay hindi siya liable. So, dapat yung original na ng post ang hanapin nyo. So, para siya yung maparusahan kung mayroon man. No? Original post. Kung share ka lang, nag-share ka lang, so hindi ka magiging liable sa cybercrime. So, sinasabi ng Supreme Court, ika nga. And anyway guys, no, sa mga nagkakamali, so hindi po ako abogado. Sa lang po tayong licensed criminologist. Kung mga naghahanap kayo, abogado, napakaraming channel dyan na abogado. I don't know kung matutulungan kayo, no? So, siguro, antayin nyo na lang na masagot or kausapin kayo or keep an appointment kayo. Kung gusto nyo talaga ng abogado, ato criminologist lang kayo, crime assistant lang ang maibibigay natin sa inyo. Pero konektado lang konti sa legal. So, ngayon, so, balik tayo dito sa cybercrime. Kung kayo ay magpa-file, kung tayo ay magpa-file na cybercrime, kailangan yung against or yung post ay direkta talaga doon sa tao at may pangalan. Maganda. At kung gusto mo naman authenticity or yung original na post, kailangan makuha mo yung link. Diba yung pag copy-paste mo yung link niya, kailangan ano yun. Yun ang dadalhin mo doon sa help desk or sa investigator para ma-establish talaga yung originality ng post. Kasi kung walang link yan, paano mo matitrace yan? Paano nila hahanapin yan? Mahihirapan yung investigador sa cybercrime kung walang link. So lahat tayo umaasa sa social media ay mayroong link. Kapag wala, mahihirapan tayo. Mahihirapan yung investigador na kunin yung original na data or na information. So may kamahalan po yung parusa ng
Cybercrime, no, I'm fine. Depende yan sa epekto. Pero yung parusa, maabot din ito ng more or less na 6 years. Parusa nito. Kaya mag-ingat kayo. So, tandaan po natin, no, ang social media ay hindi po sampahan ng reklamo. Kung may reklamo ka, doon ka sa barangay. Joke lang. Dito, ano, ito ay part lamang ng communication. Social, di ba? Media. Mayroon kang gustong iparating, pero hindi po ang social media ay hinaingan ng mga problema o reklamo. Kung may reklamo ka, may dapat na pwesto kung ikaw ay nagre-reklamo. Doon ka sa barangay, doon ka sa investigator ng police. Kung may reklamo ka, doon ka sa korte. Pero wag dito sa social media. Yan niya, medyo masalimuot yung batas, no? At sana ay mabago yan, social media law, yung cybercrime. Yan lang po anong masasabi ko sa iyo, digital marketing, no? Kung meron ka naman ibang katanungan regarding sa crime assistant o may katanungan ka pa, pwede kang mag-PM sa ating messenger, polisya ko. At make sure lang sa mga PPM, no? Ay, na-encourage ko po kayo, baka gusto nyo mag-join sa ating YouTube channel, membership. At meron lamang yan charge na 129 pesos. So, may free access ka na sa pagtatanong. Diba? Pag member ka, may free access ka na sa pagtanong. Mag-PM ka lang sa ating messenger. Kaya, assist natin kayo. Online video call para magkaintindihan tayo. Kasi at po kasi medyo nami-misinterpret sa chat. Hindi masyado malinaw. Kaya mas gusto ko yung online. So open po tayo mula alas 8 ng umaga hanggang natin alas 11 para mahaba-haba. So pwede po kayong mag-connect at mag-message sa akin kung kayo ang member. Okay, members naman po ang ini-entertain natin. So, swerte nyo kung mapili natin yung videos nyo, yung comments nyo. Napakarami pong napo-comment sa ating comment box. So, halos 1% na lang yung na-address natin. So, yung pinipili lang natin yung magagandang question, yung mga walang kwenta question. So, mag-PM na lang kayo. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod. Pulisya po.